Nagbabalik po ang batang pista para magbigay ng mga tips at giya para sa pakarera ng Metro Manila Turf Club ngayong araw ng Miyerkules, October 26, 2022. Kung saan meron po tayong 7 pakarera na magsisimula sa ganap na alas 6:15 ng hapon. Tara, tumpisaan na po natin. Race number 1, the start of winner take all, covering races 1 to 7, condition race 22. Ito pong race number 1, paglalabanan sa distansyang 1,200 meters. Kung primera ko po rito, yung dibanderang kalok numero 3, Hold On. Si Hold On po ay huling lumaban last October 1, dito po sa karerahan ng MetroTurf. Sa distansyang 1,400 meters, kung saan siya po ay nagsyempo ng 127.8, nang siya ay sumigundong dikit sa nanalong kabayan si Kalangaman Island. Ang pinakamagandang tempo niya pong naitala rito sa tatakbuhan niya ng distansya 1,200 meters, ito po sa karera ng MetroTurf, ay nagawa niya last September 10, kung saan siya po ay nagtempo ng 1.13.6. Nang siya ay pumangatlo sa mga kabayan sila Silver Glow at Kalangaman Island. Nandun din po sa karerang iyon ang kalok numero 2 na si Sky Dancer, na nalimado ngunit pumanlima lamang at nagtempo ng 1.14.8. Panigundo ko na rin po yung kalok numero 2, Sky Dancer. Si Sky Dancer po ay lumaban din po last August 6. Dito rin po sa karerahan ng MetroTurf sa distansyang 1,200 meters kung saan siya po ay nagchampo ng 113.2 nang siya ay sumigundo sa nanalong kabayan si Mandatum. Nandun din po sa karerang iyon ang kalok numero 3 na si Hold On na pumang-anim naman po at nagchampo naman po ng 1.14 sarado. Good luck po. Race number 2, the start of pick 6 covering races 2 to 7. 3-year-old and above maiden race. Ito pong race number 2, paglalabanan sa distansyang 1,200 meters. Pampremera ko po rito ang couple entry ng angat sa tiyempong kalok numero 1, Landslide, at 1A, Agaron. Si Landslide po ay lumaban last October 12 sa kanya pong barrier race, kung saan siya po ay nagtiyempo ng 113.2 sa distansyang 1,200 meters. Pero bago po yun, last December 22, 2021, siya rin po ay nag-barrier sa parehas ng distansya at karerahan kung siya po ay nagchampo naman ng 113.8. Ang couple entry naman niya pong si Agaron ay uling lumaban last October 12. Dito rin po sa karerahan ng MetroTurf sa distansyang 1,400 meters kung saan siya po ay nagchampo ng 127.4 nang siya ay sumigundo sa nanalong kabayan si Mama Rax. Nandun din po sa laban na yung kalok numero 2 sa si Bohemian na pumampito at nagchampo naman po ng 129.6. Nandun din po ang entry number 4 na si Heaven's Gift na pumangsyam at nagtiyempo naman po ng 133.4. At ang entry number 6 na si Brightside ay pumanlima naman po at nagtiyempo ng 129.2. Pero bago po yung si Agaron ay lumaban din sa distansyang 1,200 meters, dito rin po sa karerahan ng MetroTurf like September 17, kusa siya nagtiyempo ng 1.14.4 nang siya isumigundo sa nanalong kabayan si Sentinel Node. Good luck po. Race number 3, the start of pick 5, covering races 3 to 7. Pero recommending base class 5, 6 to 10 split. Ito pong race number 3, paglalabanan sa distansyang 1,200 meters. Ang primera ko po rin, kalok numero 7, Classic G. Si Classic G po ay yung lumaban last October 16. Sa karerahan po na SLLP sa distansyang 1,400 meters, kung saan siya po ay nagchampo ng 138.6, nang siya ay pumampito sa mga kabayan sila Downside Bobwards at Indelible Quaker. Pero bago po yun, sa mas maiksing distansyang 1,300 meters sa karerahan din po ng SLLP, last August 13, siya po ay nag-champion ng magandang champion 126.4 nang siya po ay nanalo ng banderang tapos at tinalo niya na malayo ang mga kabayan sila Avenue Shopper at Sagit Sit. Pero bago po yun, nanalo rin po siya sa karerahan po ng Santa Ana ng banderang tapos sa distansyang 1,000 meters last July 24, kung saan tinalo niya mga kabayan sila Pinum at Fortress. Panigundo ko po yung kalok numero 2, SAS Will. Si SAS Will naman po ay huling lumaban last October 7. Dito po sa karerahan ng MetroTurf sa distansyang 1,400 meters, kung saan siya po ay nagchampo ng 130.8 nang siya ay pumang-anim sa mga kabayan sila Katuparan at Maria Cristina Pulse. Ang uling panalo pong naitala ni SAS Will sa distansyang 1,200 meters, ito po sa karerahan ng MetroTurf,
ay last July 1 kung saan siya po ay nagtiyempo ng magandang tiyempong 1:13.8 nang tinalo niya ang mga kabayan sila Full Payment at Matinlock Island. Pantresero ko po ang diadong kalok numero 3, Ranagant. Si Ranagant naman po ay lumaban last October 8. Dito rin po sa karerahan ng MetaTerp sa distansya 1,400 meters kung saan siya po ay nagtiyempo ng 1:32.6 nang siya ay pumangwalo sa mga nanalong kabayan sila Caraga Wonder, Double Strike at Tontonito. Pero bago po yun, last September 21, sa distansyang 1,200 meters, dito rin po sa karera ng MetaTurf, siya po ay nagtiyempo ng 1:15 sarado nang siya ay sumigundo sa nanalong kabayan si Yakapin Mo Ako. Good luck! Race number 4, the start of pick 4, covering races 4 to 7. Pirocom rating base class 5, 5 points. Ito pong race number 4, paglalabanan sa distansyang 1,400 meters. Ang primero ko po rito, mababa na sa laban kalok numero 6, Tangold 2. Si Tangold 2 po ay lumaban last October 13. Dito po sa karerahan ng MetaTurf sa distansyang 1,200 meters, kung saan siya po ay nagtiyempo na 1:15.8 nang siya ay sumigundo sa nanalong kabayan si Believe Me. Panigundo ko po yung kalok numero 3, Big Girl. Si Big Girl naman po ay lumaban last October 18. Dito rin po sa karerahan ng MetaTurf sa distansyang 1,200 meters, kung saan siya naman po ay nagtiyempo ng 1:16.2 nang siya ay sumigundo sa nanalong kabayan si Charmin Luck. Good luck po. Paalaala mga katropang karerista, please click like, subscribe, and hit the notification button para makatanggap ng mga updated videos and race results. Race number 5, Pilocom rating base class 5-6 to 10 split. Ito pong race number 5, paglalabanan sa distansyong 1,400 meters. Pampremera ko po rito yung babong baba sa grupong kalok numero 5, Captain Sally. Si Captain Sally po ay lumaban last October 21 sa karerahan po ng SLLP sa distansyong 1,500 meters kung saan siya po ay nagtiyempo ng 1:40.2 nang siya ay pumanlabing isa sa mga nanalong kabayan sila Big Hook, Lucky Julian at Antonio de la Mugis. Pero bago po yun, last October 9, sa mas maigsing distansyang 1,400 meters, si Captain Sally po ay lumaban din sa SLLP kung saan siya po ay nagsiyempo ng 1:35 sarado nang siya ay pumansampu sa mga kabayan sila Rahabago, Todopong at Kipitaki. Ang huling panalo pong naitala ni Captain Sally ay last April 29 sa distansyang 1,400 meters sa karerahan din po ng SLLP kung saan siya po ay nagsiyempo ng 1:32.8 nang tinalo niya mga kabayan sila Rahabago at Noir. Panigundo ko po yung kalok numero 3, Cristiano. Si Cristiano naman po yung lumaban. Last October 16, dito rin po sa karerahan ng SLLP, sa distansyang 1,400 meters, kung saan siya naman po ay nagtiyempo ng 1:33.6, nang siya ay pumanlima sa mga kabayan sila Gojigo, Double Strike at Smart Julian. Ang uling panalo pong naitala ni Cristiano sa distansyang 1,400 meters, ito po sa karera ng MetaTurf, ay last September 10 kung saan siya po ay nagtiyempo ng 1:27.6 nang tinalo niya ang mga kabayan sila Shankara at Rise Up. Ang tersero ko po, hindi banderang kalok numero 4, Advance Party. Si Advance Party naman po ay nung lumaban last October 16 sa karera din po ng SLLP sa distansyang 1,400 meters kung saan siya po ay nagtiyempo ng 1:34.2 nang siya ay pumang-apat sa mga kabayan sila Gentle Giant, Color Blast at Chinito. Pero bago po yun, last October 9, sa parehas sa distansyang 1,400 meters, at sa parehas sa karerahan, siya po ay nagtiyempo ng mas magandang tiyempong 1:33.8 nang siya ay sumigundo sa nanalong kabayan si Queen Margo. Good luck po! Race number 6, the penultimate race, Pilocom rating base class 4:22-23. Ito pong race number 6, paglalabanan sa distansyang 1,200 meters. Paprimera ko po rito yung galing sa panalong kalok numero 1, Uticus. Si Uticus po ay yung lumaban last October 13. Dito po sa karerahan ng MetaTurf, sa distansya rin pong 1,200 meters, kung saan siya po ay nagsiyempo ng 1:11.6 nang tinalo niya mga kabayan sila Dugong Bughaw at Pretty Star. Good luck po! Race number 7, the final race of the day. Pilocom rating base class 4:16-21. Ito pong race number 7, paglalabanan sa distansyang 1,400 meters. Pampremera ko po rito yung couple entry number 4, Jawo at 4A, Bishop Blue. Si Jawo po ay lumaban last October 18. Dito po sa karerahan ng MetaTurf sa distansyang 1,400 meters.
Kusa siya po ng champion ng 127.6. Nang siya ay pumangatlo, sa mga nanalo kabayan sila Red, White, and Blue at She is Sizzling. Pero bago po yun, last October 7, sa mas maiksing distansya 1,200 meters, dito rin po sa karerahan ng Metro 12, siya po ay nanalo at ang champion ng 113.6. Nang tinalo na malayo, ang mga kabayan sila Tipsy Topsy at Reyes Choice. Pero bago pa rin po dun, last October 2, sa distansya 1,400 meters, dito rin po sa karera ng Metro 12, siya po ay nag-champo na mas magandang champong 127.4 nang siya isumigundo sa nananong kabayang si Tons of Gold. Ang kanya naman pong couple entry 4A na si Bishop Blue ay nagtala ng dalawang sunod na panalo. Ito po ay last October 13. Sa distansyang 1,400 meters, ito rin po sa karerang ng MetroTurf, kung saan tinalo niya na malayo ang mga kabayang sila Non Regret at Kalanggaman Island. Pero bago pa rin po yun, last October 2, sa parehas sa distansya at karerahan, si Bishop Blue po ay nag-champion ng 127.6 nang tinali na malayo mga kabayan sila Aphrodite at Magnum Force. Panigundo ko po yung kalawak numero 7, Cookie Crumble. Si Cookie Crumble naman po ay nung lumaban last October 12 dito po sa karera ng MetroTurf sa distansyang 1,200 meters kusa siya po ay nag-champion ng 113 sarado nang siya ay sumigundong dikit sa nanalong kabayan si Tons of Gold. Good luck po! Shoutout po sa ating mga kapista na sina Ma'am Andrea Rementilla, Sir Sherwin Madridano, Sir Eduardo Mamaril, Ma'am Chari Sarmiento, Sir Ben Ong, Sir Edgardo Guya, Sir Marky Aguilar, Sir Cesar Andres, Sir Willie So, Sir Melchor Panganiban, at Sir Mac Isko. Maraming salamat din po sa ating mga bagong subscribers at mga kapista. Sa mga nais po makatanggap ng updated race results and dividends at magiya sa karera, please like, share, and subscribe sa ating Batang Pista channel. Click the notification bell para makareceive ng mga bagong videos. Sana'y mga tapat po ang tinggiyang ngayong araw na ito at muli po natin pinapaalala na pagdating sa takilya, ang desisyon at diskarte nyo lamang po ang dapat masunod. Good luck and happy racing to all!